Okay, so yun po mga kababayan, ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome po rito sa ating YouTube channel. Ako, may good news po ako sa inyo mga kababayan. Kaso, pag binanggit po natin yung good news na to, ibabalita ko po sa inyo, mag-iyaka na naman. Yung mga yung mga haters, yung mga bashers, yung mga ampalaya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay nako, excuse me, mga kababayan, talagang matindi-tindi itong ginagawa ng administrasyon ni Pangulo. Ah. Pero bago ko ipakita sa inyo kung ano po yan, mga kababayan, yung napakagandang balita na yan, please support nyo po yung isa ko pang YouTube channel, mga kababayan. Ito, Team Lakwachero po yan. Ayan, support nyo po. Dahil dyan ko ina-upload yung ibang mga activities, iba kong mga videos, mga kababayan, in related sa pag-update sa mga ganap or sa mga activities, especially mga projects ng government. Dyan ko po i-upload sa channel na yan. Though may mga uploaded din tayo sa Joshua Corpus, pero gusto ko na buhayin din po yan o palakasin, mga kababayan. Okay, ano ba yung gusto kong ikwento or i-chismis? Chismis daw. Hindi po, mga kababayan. Okay, ayan. Basahin ninyo. Kayo na mismo, mga kababayan. Nakikita po ninyo yan. Marami na naman po, nagtaasa ng kilay. Balita na yan. Sabi po dito, inflation rate slowed down to 2.8% in January 2024 from 3.9% in December 2023. Sabi po, mga kababayan, sa record, nung during the pandemic pa to, October 2020, lowest recorded since October 2020. Okay. Kailan ba yung Ukraine-Russia war? Kailan ba nagsimula? Lang year yun? 2022? Tama ba? February, early 2022. So, after that, nagtaasan yung mga di ba? So, yung mga presyo ng mga bilihin, ganyan-ganyan, ang taas talaga. Oo. Pagpasok po ng taon 2023, mga kababayan, even 2022, mataas yung inflation po natin. Ngayon, naging aktibo yung ekonomiya, mga kababayan. Diba? Naging aktibo yung galaw ng ekonomiya po natin. Sabi po ng National Statistician na si Dennis Mapa, I think sa PSA ito si Sir Dennis Mapa, no? Sabi po dito, that the slowdown was driven by food and non-alcoholic beverages from 5.4 in 2023 December to 3.5 in January 2024. Housing, water, electricity, gas, and other fuels from 1.5 to 0.7% and from transport na 0.4 to 0.3%. Okay. Yung Bangko Sentral mismo, mga kababayan, na-project nila that lower prices of vegetable and sugar would contribute to downward price pressure, but it had said that the price higher prices of rice, meat, fruits, and fish along with increased petroleum prices as well as electricity and water rates could drive up inflation. So may mga factor, merong factor po na kung saan pwedeng tumaas dahil po sa mga bagay na to. Example, yung bigas, yung mga meat, yan, sabi, mga kababayan. Or dahil po sa pagbaba ng ilang mga basic commodities like vegetable, sugar, so nagko-kontra, mga kababayan. Which is yung mga gulay na yan, yung asukal, basic commodities yan. At the same time, basic raw materials yan, lalong-lalo na yung asukal, mga kababayan. Then panahon ngayon, anihan pa, di ba? Baka bumaba po, mga kababayan, ang presyo ng bigas. Diba? May projection sila na balita sa PTV, 2 to 4 pesos, baka bumaba po. Yung mga ganito, mga kababayan, then, ayan, lalong bumaba po, 2 to 4% po kasi yung target po ng gobyerno, mga kababayan. Kaya sabi ko, okay, noong December kasi, 3.9%. That's why sa mga content po natin, sabi ko, ay, nakuha. Kasi talagang si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi na okay, target namin in this year 2023 na 2 to 4% na inflation rate.
di ba? 3.9. Ibig sabihin, pasok po sa target, di ba? And ngayon, mga kababayan, pagpasok po ng January 2024, bumaba pa sa 2.8%, di ba? Yung balita na to, mga kababayan ko, good news para sa akin. Depende na po yan sa pag-interpret ng ibang tao, depende na po yan sa pag-interpret ng ibang mga kung sino-sino, kung ano sa tingin nila, mga kababayan, di ba? Ang makikita nila dyan. Ngayon, aside kasi sa inflation, alam nyo, pwede nyong ma-justify ng ibang tao, mga kababayan, na sus, hindi naman totoo yan. Bumagal yung ano, pagtaas ng presyo ng bilihin. Buti lang sana, mga kababayan, kung wala tayong economic activity sa bansa po natin. Ito ang mga factor na sasabihin ko sa inyo. Yung mga approved investment po natin, that is worth trillion pesos. 2023 alone, di ba? Worth trillion pesos. Ang ating approved investment, foreign and domestic investment, mga kababayan. Ano po yung figure na yun? Anong pinapakita po nun? Ang figures na yun, ang pinapakita po, mga kababayan, is pre-pandemic, yung mga approved investment natin during the pre-pandemic, kasi talagang nag-adjust tayo during the pandemic period, mga kababayan, eh parang pumapantay na siya or nalalampasan niya, mga kababayan. Ganun po ang record na meron tayo ng 2023 sa approved investment. Ngayon, ang ating employment and unemployment rate. Unemployment rate po natin, mga kababayan, in the third quarter or fourth quarter po. November yata, fourth quarter ng 2023. In comparison, mga kababayan, is that is the lowest unemployment rate that we have since 2004-2005. Since nagkaroon po ng sistema, itong pagkuha ng datos ng mga walang trabaho ng mga Pilipino. Diba? Makita po natin, meron talagang, kumbaga, ang daming investment na pumapasok, ang daming may trabaho, mga kababayan. Once na marami ang may trabaho, siyempre, ang daming pwedeng mag-provide sa isang pamilya. Ang daming pwedeng makabili kung anong pangangailangan ng isang pamilya. Diba? Hindi po ba kayo masaya? Nasabihin ng iba, eh, ang taas ng bilihin ay ganito ganyan. O, bakit Pilipinas lang po ba ang nakakaranas na tumataas ang bilihin? Tanungin ko kayo. Okay, panahon po ni, siguro, sino ba yung mga naabutan ko? Wala pa kasi ako umuwang panahon ni Ramos, mga kababayan. Pinanganak ako during Ramos period. Okay, mga kababayan, panahon ni Ramos. Siya na po yung presidente nun. Magkano yung pamasahin nun, mga kababayan? Ngayon, kumpara nyo sa 13 pesos, 12 pesos na minimum fare. Diba? Ang naabutan ko, 2003-2004, student fare, 3 pesos. Mga kababayan. Pag walang pasok or sa mga adult, 4 pesos. Yun dinagdag, 450. Grade 6 yata ako nun. That is 2004-2005. Ngayon, magkano na? Halos triple na. Diba? Kung sa amin, estudyante, nung una na ako po yung nakapag-commute, 3 pesos po, 2004, hanggang 2023, after 19 years, mga kababayan, is times 4 na. Times 4, times 3. O, ganun na ang pamasahe. Tapos sisisihin nyo, kasalanan niya ni Marcos. Bakit? Hindi po ba nagtaas ang pamasahe panahon ni Gloria? Hindi po ba nagtaas ang pamasahe panahon ni Aquino, ni Pinoy? Panahon ni Duterte, wala po bang pagtaas ang presyo ng pamasahe? Mga kababayan, ha? Noong panahon po na ako'y nabibili, nakakabili pa, o ako'y nauutusan ng nanay ko, mga kababayan, bumili ng kalahating kilong bigas minsan. Siyempre, walang-wala. O sabi natin, isang kilo. May nabibilan po ako, 20 pesos. 2004. Isang kilo na po yun. Magandang klase na yun, ha? 20 pesos that time, 2004. 19 years ago, mga kababayan. O 20 years ago, sabi natin, 2024 na eh.
Minsan, pag walang-wala talaga, kalating kilo, 10 piso. Ngayon, magkano? Bakit? Panahon ni Gloria. Panahon ni Gloria po yun. Panahon ni Pinoy, di ba tumaas ang presyo ng bigas? Panahon po ni Duterte. At ngayon po, kay PBBM. Halos lahat naman po siguro ng basic commodities. Oh. Di ba? Yung mga candy po nun, 25 isa. Tapos naging 3-2. Hindi. 25 isa, tapos naging 50 isa, 50 centavos. Tapos naging 3-2. Hanggang naging piso isa na ngayon. Oh, di ba? Anong pang mga basic commodities, mga kababayan? Talagang may tumataas ng tumataas yung presyuhan. Kaya po, please, huwag niyong isisi lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sa panahon ba ni dating Pangulong Duterte, wala bang pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan po natin? Panahon ni Pinoy? Panahon ni Gloria? Yung mga kwento pa nga na ano, dati ay puto, yung mga binibili namin, baon namin, naku, 5 centimos, 10 centimos, busog ka na. Kailan po yun? Late 80s, early 90s. Pambira, hindi pa tayo, ano nun, wala pa tayo sa mundo nun. Di ba? Ito mga kababayan, gusto kong banggitin po sa inyo ito. Bakit? Nakikita po natin nagsusumikap ang gobyerno. Nagsusumikap ang pamahalaan, mga kababayan ko. Sasabi na iba, sus, patawa lang kayo, sus, drawing lang kayo. Wow. Okay lang sana ko si Pangulo, nandun lang po yan, natutulog, nagme-Netflix lang. Puntahan kaya natin, gisingin natin. Ganun yung nasa kaisipan ninyo. Nako. Kung si Pangulo hindi lumalabas ng ano yan, ng vicinity ng Malacañang, either marami yung mga sectoral meeting, different sector. Okay, ngayon, kakausapin niya, DepEd, education sector. Next, kakausapin niya mga financial managers, DBM, finance, custom, BIR, okay. Next, agriculture sector. Different sector po, mga kababayan. Hindi kaya puputok yung utak mo niyan? Ha? Kung hindi ka knowledgeable enough o mataas yung pangunawa mo, hindi ka ganun kagaling mag-adapt ng mga ideas, ng mga proposals, di ba? Hindi kaya sasabog yung isip mo, di ba, mga kababayan? Kaya po, nakakainis minsan itong mga akala mo, mas magagaling pa sa presidente, magaling pa sa pangulo, mga kababayan. Pero hayaan po natin sila. Kanila pong kagustuhan yan, mga kababayan. But, once and for all ito, good news po ito, mga kababayan. This is the lowest inflation rate that we have since October 2020, mga kababayan ko. And sa nakikita po natin dito, nagsusumikap ang gobyerno. So yun po, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. And please continue to support our YouTube channel. Road to ano tayo, mga kababayan, to 50,000 subscribers na po yung ating YouTube community and family, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat, mga kababayan.